Charles, ano ba ang inaasahan na dito sa temporary truce na ito? Yes, Samuel, kabilang ang pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas sa isang temporary truce na tinatayang magtatagal ng 4 na araw. Pinagkasunduan ito ng Israel at Hamas itong Miyerkules, November 2022. Layon din itong makapaghatid na humanitarian aid sa Gaza. Ayon kay Israeli National Security Advisor Tzachi Hanegbi, patuloy ang pakikipagnegosasyon sa palitan ng mga hostages sa dalawang bansa. Aniya ang mangyayari ito ayon sa original agreement, ngunit hindi bago mag-Biyernes. Nasa 240 na katao pa ang nasa kamay ng Hamas at 4 na dito ang napalaya na. Nasa 5,200 Palestinians naman ang nasa kulungan ng Israel, ngunit sabi ng mga otoridad nito na nandoble na ito sa mga nakaraang linggo. Patuloy naman ang pagbomba ng Israel sa timog na syudad ng Khan Yunis sa Gaza nitong Huwebes. Umalingaw-ngaw ang mga sirena bilang babala sa rocket fire, wala pa namang naiulat na pinsala o nasaktan. Tumaas din ang tensyon sa hilaga ng Israel pagkatapos masawi ang 5 sa Hezbollah group, kabilang ang anak ng isang matandang mambabatas. Sinabi din ng US Central Command na binaril din ng USS Thomas Hudner ang ilang one-way attack drones na mula sa mga lugar ng Houthi sa Yemen. Balik sa iyo, Amiel. Oh, Charles, meron ka bang detalye kung ilang hostage ang palalayain? Sa mesa ngayon, nasa 13 na civilian hostages ang inaasahan papalayain sa Hamas. Ilang oras pagkatapos magsimula ang truce at inaasahan naman na may karagdagang 50 hostages pa ang papalayain sa mga susunod na 4 na araw. Back to you, Amiel. Okay, maraming salamat, Charles Corpus, mula sa New Brunswick, Canada, na nasa 35,345 ang Israelis na sa bansa noong 2021 census.